nung paglalarawan niya ng pagluluto at saka ng mga imagery. So, kumbaga, pag kinukwento niya, nararamdaman ko sa katawan ko. So, parang mas madali para sa akin makapasok doon sa mundo ng nobela, doon sa ginagamit niyang paraan ng pagkukwento. Agree ka ba doon, Irene? Natutulong yung imagination mo. Ha? Apo, agree po ako. Okay. Pwede namang mag-disagree sa akin. Sige, simulan natin siguro sa ano, para siguro makita natin si Nenita ng mas malinaw. Baka mas madali para sa ating tignan yung mundong kinagisnan niya. No? Simulan natin sa pamilya. Ito yung medyo madugong bahagi sa buhay ni Nenita. Anong masasabi niyo doon sa relasyon niya sa mga magulang niya, lalo na sa kanyang ina, no? Liza. Grabe lang siya paluin nung nanay niya, no, nung sa mga unang chapter. Natapunan siya ng mantika. Talagang corporal punishment, kung corporal punishment. Mm-hmm. Yung pamamalo sa kanya, kung saan-saan tumatama. Nabigla ako na sabi ng tatay niya, sapwet lang dapat, only on the bum. Pero yung pamamalo sa kanya ng nanay niya, tumatama sa likod, sa kamay, at sa mukha. Grabe. Mm-hmm. Tapos pag nagko-compare siya ng mga tao, laging sa pagkain, katulad si Nana Dora, parang jackfruit, tinik-tinik sa, alam mo yun, yung, kasi yung character din ni Nana Dora, diba? Mm. Pero alam niya, in her batang isip na mabait naman yan, si Nana Dora, ganun. Yung mga pagko-compare-compare niya sa mga tao, nandun yung opposite. Matinik sa labas pero matamis sa loob. Parang matamis sa loob. Yun po yung napansin ko. Mm. Siguro yung kasi merong magandang ano quotation na galing kay Nana Dora about ano yun, when you get to the heart of the when you eat the heart of the matter, you won't go hungry again. Pero siguro pag nabasa na natin yung kabuuan ng libro, balikan natin yun, no? Kasi yung parang pinaka-inspirasyon ni ano ni Nenita. So balikan natin doon sa pamilya, no? So binubugbog siya ng nanay niya. Ay, yung tatay, ano yung ginagawa? Sang-ayon ba? Tinututulan ba? Sabi niya, di ba, pinenta na ng tatay niya yung ano sa demonyo, yung dila niya sa demonyo, kasi hindi makatutol yung tatay niya sa nanay niya. So medyo under ng tatay niya yung, ay, ng nanay niya yung tatay niya. Tapos bibigyan siya ng Colgate dahil hindi ba na banlian siya? Oo. Colgate natin. So, parang mabait naman din yung tatay niya, pero yung nanay talaga nila niya yung medyo mas strong character dun sa kwento. Aha. Meron kasi at konektado, tatanong ko na siguro yung tanong ni Kuya Jason. Saan ba yung, saan ko nilagay yung tanong ni Jason? Sorry ha. By the way, Kuya Bodjie, nag-raise ng hand si Monet Verma Ginry. Yeah. Sige, magsalita ka muna. How do you, paano pinapos Monet? Hi, good afternoon. It's Moon po. Moon, yes, Moon. I think I just would like to share lang dun sa characteristic ni Nenita, ni Nining toward her mother, na kahit ang bigat ng kamay sa kanya, she still longs for that connection, lalo na nung nagtatrabaho na siya kay Senorita Vivi, how she would silip dun sa bahay nila, how she wanted to hug. So, ayun, despite the harshness, andun pa rin yung gusto lang ni Nining ng love. Yun po. Mm. So, it wasn't just a hunger for food, it was also a hunger for love, no? Sabi nga nung title nung kanyang chapter, first chapter, for those who love to love and eat. Tapos, for those who long to love and eat. Para sa mga mahal na magmahal at kumain, para doon sa mahal na para doon sa longing, no, nagnanasang magmahal at kumain. So it's a longing for both love and for food, no. So yun yung
parang sinasabi niya yung tatakbuhin ng ating nobela. Siguro tanong ko na yung hindi ko mahanap ngayon yung question ni Jason. Punin natin kay Kuya Jason na sa kanya ngayon, sir. Sige Jason. Tanong mo yung tanong mo, Jason. Nakamute ka, Kuya Jason? Sorry, madaming question. Anong sige, parang di ba tinatanong mo yung tungkol sa corporal punishment? Ang corporal punishment. Kung meron anong tingin niyo sa corporal punishment? Kung kayo ba ay nakaranas ng corporal punishment ng kayo bata? Kung isang ayon ba kayo sa corporal, anong opinion ninyo sa corporal punishment noon? Anong pakiramdam niyo tungkol sa corporal punishment ngayon? Nakatulong ba yung pagbabawal sa corporal punishment? Tsaka siguro dagdag kong tanong doon na narinig niyo na ba yung phrase na positive discipline o yung positibong pagdidisiplina? Meron ba sa inyo nakaranas ng corporal punishment? Sino? Ano ba to, sir? Ano yung sinturon ba to at saka ano, saka chinelas kasi yun eh. Oh, kahit comics, diaryo. Ako hindi ano eh, sinturon tsaka ano tsaka chinelas. No, yun ah, talaga. Saka tinatamaan, Kuya Brian. Ano eh, handa-handa yung kamay ko eh. So sulong-sulo ko pag ano pag tinatamaan ako eh. Okay. Okay. Anong pakiramdam mo nung pinagdaraanan mo yun nung bata ka? Syempre ano, it's more of fear eh. Tsaka I'd rather na ano na of course, pagbata kasi uulitin mo pa rin eh. It's not effective. No? Kasi pa rin eh. O, papaluin ka pa rin. It's not effective. Okay. Siguro, briefly, anong tingin niyo sa corporal punishment ngayon? Merong gustong mag... Si Lisa na nagulat nga na parang walang habas yung pagpalo kay at ito pa no, paano siguro maganda rin itanong ano yung ginagawa nila pagkatapos di sinaktan, binugbog, nabusan ng mantika, tapos pagkatapos noon anong ginagawa ng mga magulang ni Nenita para pagkatapos ano yun, Chris? Ano, there's a lot of blame and shame. Yes, and yes. Then? Yun yung feeling ko talaga sa corporal punishment. Eh. May pinag-uugutan din kasi ako. Aha. Takip ng kaldero. Pyrex. Ang yaman, di ba, kayo, Bodjie? Pyrex. Pero yun, I don't, like, I have 3 kids right now. I realize that corporal punishment doesn't work. No? Mm-hmm. Sabi nga ni Kuya Brian, it's uulitin at uulitin ng bata eh. So I follow, I actually studied positive parenting. Mm-hmm. Parang mm-hmm. Hindi ako maging katulad ng nanay ko mm-hmm. on that aspect. Mm-hmm. So I do 5 hours of, the 5 hours of consequences. Mm-hmm. So, I try to use my clean and calm voice para hindi ako mamalo, and then it's more effective to me rather than, you know, I'm a recovering yeller but I don't palo anymore. Cool Money has something to say, sir. Money, yes. In the chat box had something to, yes, say. Sige, Money. Hello po. I just remembered the ano po, yung parang after Nenita's parents beat her, they follow it up with "We beat you cause we love you." So that's a very twisted way, I guess, since we are after soft love. Ganun po. Sasaktan ka. Yes. Si Lyndon, sir, raised his hand. Where's sige, Lyndon. Yeah. Sir Lyndon, you can ano pa, proceed pa. Hello. Siguro last na si Lyndon, then we proceed to the next topic. Yes, Lyndon. Sir Lyndon, hello. Nakamute po kayo. I'll ask him to unmute. Yun, Kuya Lyndon.
Oh, nag-mute ka na naman, Kuya. Sir, paki-unmute na lang po, sorry. Epo, ayan po. Okay. Can you hear me now? Yes, yes. Sir, apo. Yes, kasi dalawang punto yun eh. Talagang din natin sinusuportahan yung corporal punishment kasi alam naman natin yung sinasabing discipline at kaibang discipline tsaka sa karahasan sa bata. At yung pananakit talaga na ikamamatay na ng bata eh hindi po nararapat 'yon. Hindi po paraan ng pagdidisiplina. Salamat po. Ay, salamat Kuya Lyndon. Sige, punta naman tayo. Salamat. Pwede pa natin pag-usapan 'yan later on, no? Pero punta tayo dun sa relasyon naman ni Nining sa kanyang mga kapatid. No? Anim silang magkakapatid, no? Para silang hagdan sa isang karakter. Anong masasabi nyo dun sa relasyon ni Nining sa kanyang mga kapatid, no? Bilang panganay, no? Lalo na meron siyang sutil na yung si Gable Jr. Kakatuwa yung pangalan ng mga magulang niya si Marina tapos si Gable kasi yung tatay niya was named after Clark Gable. Di ba medyo si Junior Gable Jr. lumalaban pero patago, no? Yung sinasagot yung nanay niya pero yung, tapos madalas asa rin din si Nining. Tapos merong napaka-touching na eksena between Nining and yung kanyang baby sister si Lydia nung nagtatrabaho na si Nining dun sa pamilya ni Vivi at pinagbabawalan siyang magpakita sa mga kapatid niya ng nanay niya. Naglakad yung kapatid niyang maliit at hinanap siya, you know, with her cute lisp, sabi, lisp. We don't visit, parang ganoon. Naalala ko kasi yung nanay ko, panganay, no, yung kinukwento ko nanay kanina. Tapos hanggang tumanda siya, talagang obligasyon niya na alagaan yung pamilya niya, no, na kumbaga kalahati ng buhay niya nasa pagsuporta ng being the eldest daughter in the family. Kayo anong meron ba kayong kumusta yung kasi ako wala akong sibling hanggang mga 15 ako. So hindi ko masyado naiintindihan 'yan. Anong sibling relationship dynamics ninyo? Meron ba pagkahawig doon sa pamilya ni Nining, doon sa mga kapatid ni Nining? The way she was so concerned about feeding them and except gutom na gutom yung mga kapatid niya dahil naghihirap sila nga, di ba, nawalan ng trabaho yung tatay. Anong naalala niyo sa pamilya niyo, sa mga kapatid niyo? Sino dito ang galing sa malalaking pamilya? O si Lisa uli? At pakinggan natin muna yung mambalik kita, Lisa, yung iba. Ayan, nakita ko na si V. Kanina nakatago si V. Ilan ang kapatid mo, V? Dalawa lang kami, Kuya Bodjie. Ako po yung panganay. Aha. Ikaw rin ba yung napapalo ng nanay mo pag may kalokohan ginagawa yung kapatid mo? Ako yung tagasalo. Okay, tagasalo. Tagasalo ng walistambo, ng sintoron, ng chinelas, ng hanger, lahat na. Pero I do relate kay sa ating bida, no, si Nining, tama ba? Yeah. Mm. Oo. Sa meron talaga siyang feeling of responsibility towards her family. Yun nga, 'di ba, nagtrabaho siya kay Madam Vivi, si Miss Vivi, bilang namasukan siya. So tapos kinupkop na nga siya, no. Tapos wala rin namang nasabi yung mga magulang niya, si Marina at si Gable, kasi nakapagpasok nga siya ng parang earnings niya, no? So may naipapakain siya sa pamilya niya and what not. Yung relationship dynamic ko with my family is the same. So parang as a breadwinner, parang there's the expectation na ako yung magbabayad ng bills. So medyo mahirap siya when you know that there are better ways to do it,
in other countries compared dito sa culture natin sa Philippines, na parang naging heavily reliant yung parents sa mga anak nila for their retirement when they could have applied for insurance or saved up more when they were younger, no? So ganun din kay Nining, parang dahil nga sa circumstance ng parents niya, na siya na rin talaga yung naging breadwinner nung family niya. So nagluluto siya para dun sa mga kapatid niya, sa tatay niya, na kahit ganun, ano naging reaction ng nanay niya, no? Natuwa ba yung nanay niya na nagtrabaho siya, na sinusuportahan niya yung mga kapatid niya sa pagkain, ganyan? Natuwa ba si nanay? Sino ba hindi ka pa naririnig dito? Kuya Benedict, nakita ka naman. and how, kung sa inyo nangyari yun, ano mararamdaman ninyo, no? Magandang hapon po. Magandang hapon, Benedict. Opo. Actually po, kami dalawa din pong magkapatid lang. Ako pong panganay. So, sa naaalala ko po, ay bilang isang panganay, lagi po bang ikaw yung dapat maging role model? Role model po. Kasi nga ay, syempre, pag panganay po ay ikaw yung susundin. Yun po. Kaya po ako po, sa akin, hanggat maaari, ay takot at takot po akong gumawa ng bagay na magkamali. Kasi nga po, kapag gumawa ka ng pagkakamaling yun, ikukumpara ka na, ikaw pa naman ang panganay. Eh, ikaw pa yung dapat maging modelo ng kapatid mo. Yun po yung experience ko po bilang isang panganay. Ang punto mo ay ano, taga saan ka, Kuya Benedict? Ako po ay taga Marinduque. Pero ako po ngayon ay nasa Quezon. Okay. Cool. Salamat. Well, hindi nasagot yung tanong ko, no? kahit na ganoon, parang hindi pa rin na-appreciate yung nanay niya, no? Yung ginagawa niya, no? Parang maramot pa rin sa pagmamahal yung kanyang nanay. Una, anong ginawa ni Nenita, no? Para kung naghanap ba siya ng pagmamahal sa ibang paraan, saan siya naghanap? Siguro let me cut to the chase, no? Ano yung mga natuklasan niya tungkol sa pagmamahal mula doon sa mga tauhan doon sa kanyang kalsada? Ano yung kwento ay kinukwento niya yung mga ibuhay ng mga tao doon sa Cali Remedios, no? Sa pagitan ng simbahan at sa pagitan ng bulkang Mayon. Ayun nga pala, no? Ano sa palagay niyong ibig sabihin nun? Merong isang quotation dito, no? Ito ay galing sa chapter 7, no? Yung kwento ni yung kung saan si the calcium man nagbebenta ng kanyang calcium at vitamins, no? Kanyang mga dried fish, mga tahong. Meron ditong tapos kaaway pa niya yung pinakamahirap doon sa kanilang kalsada, no? Si Chaason. Meron silang argument. Tapos may insight si Ate Nenita. Sabi niya, "How puny, how sadly mortal are hunger and the feeble attempts to hide it in the name of pride." No? Sa page 25 ito. "At one end of our street, the volcano rallied for public outburst. At the other, the cross blessed peacekeepers, the silent sufferers." Okay. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya, bakit kaya
situate o pinakita sa atin ni Merlinda Bobbis na lumaki si Nining at saka mga kasama niya doon sa kalsada sa pagitan ng bulkan. Ano kaya ang sinisimbolize ng bulkan at saka ano yung sinisimbolize ng simbahan. Meron pa isa dito, sandali ah. Anyway, sige, kayo muna. Ano, baka abutin tayo ng mamayang hapon sa paghahanap ko ng quotation. Ano kaya ibig sabihin no? No? Nasa pagitan sila ng bulkang mayon at sa isang bulkan na mamaya later in the story mag-erupt no? At nung simbahan. No? Tapos sabi niya nga, dyan sa kabila, the volcano rallied for public outburst. At the other end, the cross-blessed peacekeepers, the silent sufferers. Na siguro lumalabas din to dun sa ano may halo-halo yung nandoon sa bahay ni Manolito, tapos nakahanda na yung mga ingredients for halo-halo, nagtatalo yung dalawang ano niya. Susundan ko bing yung pagnanasa kong kumain ng langka at ng ube at okay at susundin ko yung payo ng nanay ko na I should keep my dignity. Ano sa palagay niyo yun? Ano yung nagdidebate sa isipan nitong mga taong ito araw-araw nakikita na yung bulkan at saka yung simbahan? Tanungin natin si mas maraming tao na yata ngayon. Tingnan natin sa next page. Si Archie ba narinig na natin? Archie. Kuya Archie. Hi, good afternoon po ulit. I was composing my message on the chat box. I haven't read the literature po. To be honest with you, but rest assured that I'm certain that I'm gaining interest from your insights regarding the literature po, because I'm also an English major and literature major student, so I'm afraid that I won't be able to answer okay. the that's questions okay. related to the literature okay. po. Sige, that's quite okay. Si Monique, dati nasa children's group si Monique, ngayon nasa ano na siya. Nag-come of age na siya, kasama siya ng mga adults. Hi, Monique. Ano kaya sinisimbolize ng bulkan? I think it can be both. We need heat to them. Like, sometimes it helps the crops grow and fruit. Monique, kindly put the microphone farther from your mouth. Yan. Sige. I think they saw the volcano as both dangerous, but also I don't know, because from what I've heard, sometimes people don't think it brings lush to their gardens. Mm. So parang I don't know how to explain this. They respect it. Mm-hmm. So you're saying that even if it's dangerous, even if it's it can kill you, meron pa rin benefit na nakukuha sa kanya dahil nakakatulong sa pagpapalaki ng mga halaman. Based na sabi mo, Monique? That's what I've heard lang. Oh, that's what you've heard. Okay. Sige, thank you, Monique. Si Corey. Hello po. Hello rinig po. Niyo po ako. Hello. Yes po. Rinig na rinig. Ang linaw. Okay po. Feeling ko po yung volcano, nagsisimbolize po siya ng death. Kasi po diba, sabi po, afterlife. So parang anytime po, pwede po siyang sumabog, pwede po siyang mag-cause ng danger dun sa mga tao. Pero on the other end po, nandun po yung simbahan. So it symbolizes hope in some way na parang you can always go there to
to be saved somehow. So parang nagtatalo po yung both ends ng places nila ni Nita. So parang in the other end, you can be in danger. In the other end, you can be saved in some way. Ganun po. Ganun po yung... Mm-hmm. Okay. Meron pa? Bodjie, si Moan nag-raise ng hand. Yes, Moan. Hello po. Sorry, I'm really into the literature. So I think the setting... It's Moan po. Moan. Yeah. So I think the two pointers po in their street, I think it could symbolize the duality of a person. How at one end, you want to be consumed by your emotions, the hunger, and all of the other feels that you want to feel. But at the other end, we also have our morals to uphold, the church. So maybe that is what is at war at Nenita at such a young age. Do I go for... chase after my hunger or follow my mom? We have to uphold our dignity. Yun po. Mm-hmm. Tsaka di ba may sinabi yung kapatid ni Nining na kinote din ni Nining ni Nita na yung usok daw ng bulkan yung ating mga hininga pinagsama-sama, no? Umaakit sa langit, no? So lahat ng ating siguro longings, yung siguro yung lahat ng ating hunger, no, na umuusok papunta doon sa hangin, no? So again, babalikan natin yung longing for food at longing for love. Susundan ba natin ito o susundan natin yung sinasabi ng simbahan na kailangan magtimpi, di ba? Parang ganun. Sino pa? Meron pa? Okay, siguro punta tayo ngayon doon. Siguro napag-usapan na nabanggit ko na si Manolito Ching, no? At saka yung kanyang pamilya. Siguro, kasi mayroon ding sinasabi si, palagay ko, may sinasabing si Merlinda Bobis tungkol sa lipunan na kinikilusan natin lahat ngayon sa Pilipinas. At saka, particularly doon sa kanyang kalsada. Si Manolito, de buena pamilya, no? Anak ng yung nanay niya ay Kastila at yung tatay niya ay Chinese. So mestizo siyang tapos siguro magsimula tayo doon sa ano, no, sa paggamit ng wika, no? Hindi ba si Calcio Man pag nagbebenta sa kalsada, calcium, vitamins, nag-i-Ingles, di ba? Parang mas social siguro pakinggan kasi nga Ingles. Tapos lecture lang ka pa niya about the food groups, si Calcium Man. Tapos kwento ni Nining, dito sa pamilyang ito, Ingles, sa kanila, pag-usap-usap sa pamilya, ang ginagamit nila Ingles at Kastila. Pero sa mga katulog, ginagamit nila either Filipino o yung vernacular Bicol, no? So isang yo, isang aspeto yun. Ano tingin niyo doon, no? Ano sa palagay niyo, sino yung may hawak ng power o kapangyarihan sa kanilang kalsada at bakit, no? Nakita natin na naghahanda yung nanay ng dinuguan para sa mayor, etc., etc. Anong sa palagay niyo ang komentaryo tungkol sa relasyon ng mga social classes, no, sa kanilang kalsada? At ano naka-apekto ba to doon sa umuusbong na first crush ng ating bida na si Nenita? Kasi konektado siguro lahat yan, eh, no? Sino gusto sumagot? Siguro meron din kwento si Nenita about doon sa yung nanay niya nagmula sa isang de buena familia. Yung tatay niya nagmula sa isang mason, no? Isang manggagawa, isang ordinaryong manggagawa. Naka-apekto ba to sa relasyon ng mag-asawa? Naka-apekto ba to sa kinagis na nilang problema doon sa pamilya nila na magkaiba yung
pinagmulang social class ng nanay at saka ng tatay ni Marina at saka ni Gable, di ba? Ano sa palagay niyo? Ano? Yes, Moon. Si Moon ba 'yung nagtaas ng kamay? Si Irene May. Ah, si Irene, I'm sorry. Sorry. Where's Irene? Yes, Irene. Para sa akin, yung nagkaroon talaga ng difference in social status. Hindi kita marinig, Irene. Sorry. First. Okay, lakas. Yan. Hello? Yes. Okay. This is better. Nagkaroon ng pagkakaiba dun sa antas ng pamumuhay tsaka yung sa background ng pamilya. Kasi dun sa nanay, parang coming from buena familia nga. Tapos yung tatay naman nila is masanda. So, nung nagpunta siya dun sa bahay ng auntie niya, dun niya na-realize na parang nilulook down yung status ng nung status ng family niya. Tapos, dun sa second din sa sagutin niya, dun regarding social, kung ano yung relasyon nung sa street nila, nakakapture sa akin yung sinabi ni Nenita dito na the poorest are whipped by the poor and the poor are whipped by the rich even without them lifting a finger. So, diba dun si Calcio Man, nakikipag-away siya dun sa isang ale. And then, yung si Calcio Man naman, hindi siya makapalag kay senyorita, dun sa isang, sa senyorita kasi mayaman. Pero dun sa, nung mas mahirap pa, parang nag-haggle siya, nakikipag-argue siya. So, yun. Yung pinakamahirap sa kanilang kalsada, di ba si Tia Asun ba yun? So kung mas mahirap, kumbaga nakadepende yung kaya kita kasi mas mahirap ka sa akin, mas dukha ka sa akin, kaya kitang awayin. Pero kahit katulong ng mayaman yung kausap niya, hindi siya makaik kasi baka hindi na siya bilhan, di ba? Yung ganun. Ano masasabi niyo doon? Ano sa palagay niyo yun? Ano sa palagay niyo ang sinasabi nun tungkol sa una sa buhay sa kalsada nila at sa Calle Remedios at saka sa nangyayari pa ba yun hanggang ngayon? No? I see nodding heads. Mga tumatangong ulo. Yes. Tatago yun. Kuya Bodjie, nag-raise ng kamay kanina si Chris, no? Just in case. Yeah, Chris. Go ahead, Chris. Ay, balikan ko lang po yung tanong on languages. Because yes. I think it's still happening these days that even our local languages are still considered inferior over English and Spanish. And in my profession as a journalist, no, as a writer, I still see this na when I interview, like, let's say, furniture designers na nakakaangat sa buhay who live in posh subdivisions, when I interview them, for example, they would speak in English, or because I speak Mandarin Chinese, they would speak Mandarin Chinese to me. Mm-hmm. And then when they turn to their yayas and to their katulongs, they would speak in Bisaya, but with a you know, Cebuano accent, slang or something like that. So they're still, and it's still pervasive to these days, na pag nagbibisaya ka, they're still, you know, some people would think that you're still provinciana, and then the province is still looked up as, you know, walang TV or walang kuryente. Sadly, may mga ganun pa din. And English is still, ako, I'm raising a multicultural, multilingual children whose father is you know, Italian-American. And pag alam nila na nagbibisaya yung mga anak ko, natanong nila, bakit? You know, what? I mean, it's like the language is considered inferior just because it's local and it's not important. You know? So, and then, on that aspect of the mother of Nenita coming from a buena familia, while reading it, I think the reason why she is so hard on Nenita is because
she reminds her of her failure, no? Of her wrong decision, no? Why he ran away with Amazon, no? So I think yung tipong parang instead of castigating herself, dun niya parang binibigay kay Nenita yung parang sakit na dapat sa kanya, parang parusa niya dapat sa sarili niya, dun niya binibigay kay Nenita. And you also see how within the family may discrimination din, kasi si mama ni Nenita is being discriminated by the rest of the family because hindi siya nakapag-asawa ng well-to-do. So ang daming layers ng istorya, kaya gustong-gusto ko siya. And it's now my favorite, actually, Filipino book. Sana marinig ni Merlinda Bobby. I think thank you, Chris. I think even do sa pakikitungo ni Nining, sa kambal, si Bebet, at saka si... mahirap na si Nining, at saka yung pamilya niya, mas mahirap pa si Chichi, at saka si Bebet, no? O Bet-Bet. So kahit doon merong pagtingin na mas mababa si Nining do sa kay Chichi, no? Kumbaga mer reflected pa rin doon yung ganung klaseng relasyon, no? Na nakakalungkot. So given all that, no? Nakita natin si Nining lumaki sa ganitong environment, no? Binubugbog, ganyan. Pero sabi nga, may nagsabi kanina na mahal pa rin niya, naglolong pa rin siya sa pagmamahal ng nanay niya at kaya siya nagtatrabaho ng lubusan doon sa, talagang nagpapakitang gilas sa pamilya ni Vivi. Para bawasan yung gutom ng mga kapatid niya at ng nanay tatay niya. At the same time, gusto niya mapanalunan o makuha uli, makuha yung pagmamahal ng nanay niya, no? The longing for love. Ano ang masasabi niyo ngayon sa ating bida, no? Anong tingin natin sa kanya? Siya ba'y kahanga-hangang bida? Siya ba'y model, role model din? Dapat ba siyang tularan ng kabataan Pilipino? At saka alalahanin din natin na ang kwentong ito ay naganap nung dekada 60, no, in the 60s. May kaibahan ba yung values nung, well, of course hindi ko rin alam yung buhay sa Bicol noon at sa Bicol ngayon, sa Albay. Pero may kaibahan ba yung values nung dekada 60 sa mga values ngayon, no? Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa ating bida? Natutuwa ba kayo sa kanya? Minamahal niyo ba siya? O gusto siyang sampal-sampal? Gumising ka! Martir! Hindi na uso martir ngayon. Ganyan. And imagine she's telling the story, close to her 40s, working as a, well, I'm spoiler, nagtatrabaho na siya as a maid in Oregon. Parang ganun. Still supporting her family. Ano masasabi niyo tungkol sa ating bida? Teka, si AJ, hindi ko pa nakikita si AJ. AJ, nasaan si Alama? AJ? Hi AJ, Alama. Hello. Nakikita ka ba sa kanya? Hello, especially AJ. nung nakaramdam na siya ng crush kay Kuya Manolito. Sinilipan pa niya. Hindi niya sinasadya, no? Nasilipan niya. Okay, so I think si AJ is not around. Maybe Kuya Bodjie can call another. Si Andrea. Andrea, hi. Or si Audrey. Yun si Audrey. Ayan si Andrea. Hello, Andrea. Hello po. Good afternoon po. Yes. For me po, existing pa rin yung character na yun
sa karamihan sa mga Filipinos na talagang they're very family oriented, na talagang kahit ano gagawin para sa family, para sila ay, kung sila ay hindi nabibigyan ng pagmamahal po, talagang they are working very hard to get that love from their family. Lalo na marami pong broken families ngayon. At kung ikaw ay medyo hindi legal na anak or whatsoever, talagang kailangan mong i-prove yung sarili mo para lang ikaw ikaw ay mahalin ng iyong parents po. So, ayun po. Tingin ko po nag-exist pa rin siya sa society nowadays. And then, as for the character itself, kahit Nenita po, I think sumasaludo po sa kanya. At the same time, medyo may times na naiinis po dahil medyo sumasobra na po yung pagiging martyr. Pero ganun po talaga ang Pilipino. Talagang gagawin lahat for their families po. Yan lang po. Okay. Thank you, Andrea. Meron pa? Gusto magsalita? Tapos, kasi alalahanin din natin, ito ay isang coming of age. Ang theme natin for this book club month ay coming of age. So this coming of age tale. So yung pagmamature, no? Kasi dito rin unang lumalabas yung mga passions na sabi natin pang matanda, no? Yung na sinisimbolize siguro ng bulkan, no? Yung ating desires, ating hungers for affection, for love. Ayun, tapos nagka-crush nga siya kay Manolito. Pero at the same time, andun yung pangungontra ng ano, yung mga dapat na sinasabi ng simbahan sa atin, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. So, hindi ka masyadong magpakita dapat ng ganyan. Ano sa palagay niyo ang effect nito kay Nenita at paano niya ito sa nabasa ninyo, paano niya ito hinaharap, no? Nakakahanap ba siya ng nababalanse ba niya yung dalawa, no? Yung tawag ng bulkan at saka yung tawag ng simbahan. Keep your dignity, sabi ng nanay niya. Pero gustong-gusto niya na yung gusto niyang lumamon in the first place, no? Nining is a responsible daughter from Richard Gie. Simone din may sinabi sa chat box, Kuya Bodjie. Sige, please say it aloud. Si Richard muna and then we listen to Moon. I think Nining po codes and balances the character. Richard, you need to speak louder. I'm sorry. Could you speak louder? We cannot hear you. Yes po. I think ang ganda po ng character ni Nining because she is conscious to probably the conflict in their place. And she is graceful in terms of dealing and accommodating these needs po coming from both sides, which is a very Filipino resiliency po. Mm-hmm. Thank you. Thank you. How do you pronounce your last name? Gie? Gie po. Yes. Sige. Si Moon, tapos si Andrea. Hi, good afternoon. So, after the chapter so far, for me, I think that our heroine so far just want to be seen in more ways than one. So, just like what I have written here, she wants to be noticed, acknowledged, and loved. And she works for it so much that she doesn't notice anymore the hardships that she's been going through. Parang dinadownplay niya na lang po, I fell from the sky, nadapa. So, it's resilience at 12 years old. It's so much for that age po, I think. So, loaded at one part, but also hug ko na lang si Nenita because she just really needs some love. Yes. Okay, thank you. Si Andrea. Ayun po. Agree din po ako kay Miss Moon sa sinabi niya na talagang very persistent sa kanyang ginagawa si Nini.
para lang siya ay mabigyan ng love ng kanyang family po. And also, I commented there po, I am a living nining. Okay. I know every one of us is ready to do something or everything for our families na talagang ganun natin sila ka-love. And also, ganun din natin gusto na i-love nila tayo. Ayun. Okay. Nice. Isang tanong na lang siguro, 505 na. Ito, personal kong katanungan kasi gusto ko lang maintindihan yung paniniwala sa lihi kasi binigay niya ring dahilan. Kumbaga, kung nagdadahilan si Nining para sa nanay niya kung bakit siya binubugbog, isa sa mga binibigay niyang dahilan para patawarin yung nanay niya ay yung kasi naglilihi pala si nanay. Buntis pala siya sa aming ikapitong kapatid. Kaya siya galit na galit sa akin. May valid, tanong lang sa mga babae, may validity ba yung ganung paniniwala? O yung may another myth, no? Na, what do you think? it's a person, curious lang ako. Kasi parang, yung nga, kasi after matapos na mabugbog siya yung ganyan, parang even at 12 years old, hindi lang nung nire-recall niya nung matanda na siya, inuunawa niya na kasi naglilihi yung nanay ko kaya ganoon, maintang ulo niya. Tapos pinagnakaw pa niya ng manggang hilaw, di ba? Pero inisnab pa rin siya ng nanay niya, salbahing nanay. Yun. Can someone answer that for me? Sino? Yung mga nagbuntis na o yung mga... Yes, Nadia. Hindi ko po naranasang maglihi, Kuya Bodjie. Okay. Oo, parang ang naranasan ko lang talaga. Kaya ako naniniwala dun sa lihi. Meron lang face talaga na parang iba yung panlasa mo. O meron ganung sensitivity siguro na alibawa ako, ang naramdaman ko lang metallic na taste. Eh. So dahil yung panlasa mo ay kakaiba, o parang pakla, ganun. Ako ganun yung naranasan ko. Naghahanap ako ng something na para labanan yung taste ko. So kung mapakla, maghahanap ako ng matamis o maalat. So yung gano'n na parang nagki-crave, basta na compare ko siya doon sa ganong karanasan ko, doon sa may kakaiba akong panlasa nung early stages ng pregnancy. Pero nagiging irrational ka ba pag doon sa paghahanap ng lunas doon sa kakaibang na craving, sa cravings mo? Hindi naman, POG. Parang ang gusto ko lang noon talaga asukal. Yung sabihin matamis, no? So kahit anong matamis, sampalok man 'yan o matamis na tsokolate, okay na sa akin 'yon. Basta kailangan malabanan lang yung metallic taste na nararamdaman, nalalasahan ko nung mga panahon na 'yon. Okay. Okay. Kuya Bodjie, nag-raise ng hand si Irene at saka si Clev. Just letting you know. Okay. Go Irene. Hindi kita marinig. Nakamute po kaya na. Nakamute ka, Irene. Unmute mo, Irene. Yes. Ako, makakarelate siguro ako sa pregnancy name na yun. Kasi back when I was pregnant, I medyo mainitin yung ulo. First, let's say, I was craving for cheese wheat. So that time, medyo gabi na. So I, and then, parang walang mahanap na na-store. So I really got mad because parang hindi nabigay yung gusto ko. And there's like a myth kasi na when you're pregnant and you hindi mo makakain yung gusto mo, it will like have a birthmark, parang magiging birthmark siya ng anak ko, parang
paniniwalang so, ganun. Naranasan ko yun somehow. Oo. Tapos naranasan ko yun na medyo nagiging magalitin ako pag yung sa stage na ako pagdilihe. So, yun. Yun yung naalala ko na umiyak ako sa cheese whiz na hindi na ibigay sa akin. Ang cute. Okay. Salamat, Irene. Clev. Sir. Sir, hindi po ako makaka-relate kasi po yung tanong, yung sagot ko para po sana kanina dun sa ano, nakaraan na question. Sige lang, sige lang. Ah, okay po. Go ahead. Siguro po yung mga gantong events, sir. This, tama po yung mga ano, kasama po natin dito. This symbolizes, Nenita symbolizes the resiliency of every Filipino people. Kasi po hindi naman po natigil ng pag-OFW hanggang ngayon. Siguro po, that particular event in the 1970s proves that there is no elusive growth sa economy ng Philippines po. Na until now, may nag... Kaya po marami mag-anak yung mahirap kasi po walang trabaho. Kasi ka po yung lihi-lihi na yan pag marami pong anak. Siyempre, nadadami na po dyan lahat. Livelihood po nila, buhay po nila, hanggang sa ano. They live in extreme poverty na. Hanggang po sa madadami na rin po yung ano, mga anak nila. Yun po. Kaya nakabilib si Ninita kasi nga positive pa rin yung, you know. Yes po. Doon sa bukod sa sinasabi niyo, parang napaka-positive ng outlook ng bata, no, kahit na yun nga, sabi niya, ang kwento niya, no, I fell from the sky, no, pag tinatanong siya, bakit ka ano, bakit may parang pasapasa yung katawan mo, parang binugbog ka, nahulog mula ako sa ako mula sa langit. Teka, merong si Chris. Sige, Chris, magsalita ka. No, kasi ako, I had twin pregnancy, which was really bad, and then I had a singleton pregnancy. Pero I think the other moms will agree. Sometimes you have sabaw moments, but then I wasn't really like violent like that of Nining's mother. On the one hand, I see it as a convenient excuse to hurt the child, but on the other hand, it could also be a case of postpartum depression. Kasi ang dami niyang anak, Diyos ko Lord, di ba? Sunod-sunod, she's very prolific in the child birthing department. So kasi parating binubulungan ng I love you ni Gable dun sa pagtutulong na sila. So yun Kuya Bodjie, I think it can be a case of like ganun na talaga siya before. It could be a way of expressing herself, the rage, the anger, or it could be postpartum depression, and Nining is the easiest person to hurt. Okay. Siguro tapusin natin to na alas 5 ay 12 na sa aking Okay lang naman sir. Yeah, we can ano, we can extend a little if okay. Yeah. Doon sa hindi pa nakakabasa, ano sa palagi, well, medyo na may spoiler na nakwento ko na sa papadpad sila sa Oregon. Ano sa palagay niyo pa ang kahihinatnan itong kwento ng ating bida? Meron ba kayong ano, meron kayong predictions? Kasi madami pa tayong mga tauhan na hindi napapag-usapan, ano? Sabi nga kanina, madaming tauhan dun sa kalsada nila. Na-mention na natin yung si Basilio Profundo, tapos basta meron pa iba, hindi ko sasabihin mo na iba. Palagay niyo saan kaya patungo itong kwentong ito? Bukod sa fact na si Nining ay mapapadpad ng Amerika, no? Ano kaya ang magiging wakas nito sa inyong imahinasyon? Or what do you expect from the story after chapter 25? Tapos tayo dun sa ano eh. Nagka-crush siya kay Manolito. Tapos, ano nga yung 25? Chapter 25 ay nabusuhan niya si Manolito. Kinuha ng trabaho, nagkaroon ng trabaho yung tatay niya. At saka yung kasi binraso ni nung kaibigan niya si
si Chichi, si Manolito para sabihin yung tatay niya na bigyan tayo bigyan dad, bigyan mo ng trabaho yung tatay nitong dalawang kaibigan ko. Natapos tayo dun sa ano yung nahulog uli si nahulog talaga nahulog na si Nining mula sa puno ng bayabas at tamang-tama dumadaan yung sasakyan nandoon sa loob si Manolito at nalilis yung kanyang palda at nakita yung panty niya nung kanyang crush at syempre yung hiya siya, di ba, si Nining. Ito pagkatapos na eksena na naglalakad si Nining doon sa kalsada niya, pupunta ba siya direksyon ng bulkan? O pupunta ba siya direksyon ng simbahan? Pinakukuha siya ng puso ng saging ng kanyang mistress ni Vivi. No? Pero nag-decide siya umakit ng puno hanggang nahulog siya at nabosohan siya ni Manolito. Ano sa palagay niya mangyayari sa kanila ni Manolito Ching ng kanyang crush? May mangyayari kaya sa kanila? O ayaw niyo manghula? any raised hand? O sige, ano na lang natutunan ninyo sa ating session ngayon? Siguro isa, dalawang salita bago tayo magwakas in 14 minutes. O meron kayong business? Si Richard may ano. Okay, si Mark is raising his hand. Mark. Hi Kuya Bodjie. Hi personals of NBBB. We've read the book in our literature classes. Mm. Tapos sabi ko very interesting kasi ang ganda nung pagkakasulat niya from chapter 5. We've started at chapter 5. Doon sa lengua para diablo. I think the book was Rex. It was chapter 5 was published in Rex's bookstore of 21st century literature. And then sabi ko ang rich ng pagkakasulat ni Merlinda Bobbies. Maganda yung pagkakasulat niya kasi na-present niya yung lahat ng Filipino dishes, especially the Bicol dishes in such a way na yung pagkakatahi ng story ay maganda. Yun yung realization ko na parang there's more to discover about the Philippines, especially our dishes that tied to our story as a people is the soul of our culinary traditions and of course our delicious dishes. Yun lang po. Thank you, Mark. So yung isang chapter na yun sa ano yun, anthology collection ng Yes po. The 21st century literature from Rex's books, Rex bookstore anthologizes excerpts from the Filipino authors because it highlights parang mga Filipino lits and as well as world lits. Yan. Ngayon tinatapos mo na yung libro. Natapos ko na siya. I bought this copy last 2018 sa Manila International Book Fair. Medyo torn ako because you know yung ano, 'di ba? Yung it's the paradox of choice na pag nasa Manila International Book Fair ka, parang ang daming libro, hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. Tapos sabi ko of the thousands, millions of books that are presented from all over the world, basically, ano ba yung pipiliin ko? Until I found this treasure. So, kasi sabi ko, ang hirap, napakailap nitong Merlinda Bobbies copy. Eh. Tapos ito yung nakita ko, sabi ko, finally, ito yung bibiling ko. Cool. Wow. Sige, salamat, Mark. Sir, si Ma'am Nadia, raised her hand po. Sige, Nadia. Hindi ko pa tapos, Kuya Bodjie, no? Nandun pa lang din ako sa chapter 25. Mm-hmm. Ang inaabangan ko, tingin ko parang magkakaroon ng parang heartbreak, ganyan. Tapos, inaabangan ko rin yung marami pang kutahe. Tapos, inaabangan ko din yung mangyayari doon sa nanay niya. Mm-hmm. No? Kung magre-reconcile ba sila o magbabati ba sila.
Pero ang isa talaga na nung simula pa lang, ang naalala ko dito, parang dalawang pelikula eh. Ewan ko kung may mga nakanoon. Yung una, parang yung Like Water for Chocolate. O yung apektado yung niluluto ng emosyon, yung ganon. Tapos ang isa pa pong naisip ko, dito naman tayo sa ano, showbiz natin, yung pelikula naman ni Claudine at saka ni Aga Mulak yata yun. Diba? Nasa Bicol din yung setting noon. Tapos mahilig din magluto si Claudine. Nakalimutan ko yung title. Baka meron. Nakita ko sa Cinema One. Oh, pero yun po yung, parang habang binabasa ko siya, yun yung pupunta dun sa ano ko din. Parang at the back of my mind. No, kailangan kita. Yun, yeah. Kailangan kita. Diba? May backdrop pa yun. Diba? Yeah. Na meron pamilya din yun. Pamilya. Kaya iniisip ko nga eh, no, nanood ba si Marlinda o nabasa niya nagsulat? Parang gano'n, no? Kaya maganda. No? Tapos, iba talaga yung ano, no? Parang ang iniisip ko lang po, ikwento ko kaya yung komunidad namin, no, sa mata ng nung 12 years old ako. No, ako parang naging lente nating lahat, no, parang mata ng bata, tapos ang ipinapakilala niya, no, matatanda, yung conflict ng mga buhay-buhay. So, napakaganda. No, napakaganda nung libro para sa akin. Kaya kaabang-abang yung mga susunod na kabanata. Yes. Salamat, Nadia. Meron pa? Sino pa? Isa, dalawa? Basta ang yaman. Bodjie, sa chat box, yes. Po, madami pong ano, mga comments. Nagda-dialog sila doon. Ganun? after reading through and through. Sige, go ahead, Monique. Sige, we'd like to hear your voice. What? Yes, ano yung sinasabi mo? Parinig mo sa lahat. Kasi, I like to go to the snack cabinet after reading a few chapters of Banana Heart Summer. Kasi nakakagutom po. It's full of food. Just describe me pa ng flavor. Sabi ko, Mami, nakakagutom itong libro. Nagluluto ka ba, Monique? Do you cook? Occasionally po. I cook. I sometimes make leches lang. Cool. Bihira ang luto ng masarap na leche plan. Sige, sana matikman namin yung leche plan mo one of these days. Thank you, Monique. Sige, Moon. Meron pang sinasabi si Moon. Go ahead, Moon. Hello po. Basahin ko na lang po yung na-chat ko dito. So, one thing I've learned and thankful about this discussion this afternoon is how food and literature really connects people. How we have different receptions and perspectives toward the peoples, yung quotations and line situations and setting present in the Banana Heart Summer. Just as we have different tastes and preferences for food, and really excited for the chapters to come. Thank you po. Thank you. Si Catherine Orlas Chin, nag-leave siya ng message din. And yeah, I'd like her to ano rin, share. Wala ba si Catherine? Andiyan ba? O sila? Asan? Naka-freeze yata siya. Hi, Chin. Hi, Chin. Naka-freeze yata. Hi. Connection niya. Oh, ayun. Ano ba sinabi niya? Tingnan natin. Sahin natin. Yeah, we can read na. Hindi ko nakita. Ikaw nga magbasa, Kuya. Dito na siya. Kuya Bodjie, dito na siya si Chin. Sige, go Chin. Nakamute ka. Hello. Chin, maybe you can turn off your video para ano, baka it's the video. Wala. Asan na siya? I think she's trying to reconnect now. But she said, sorry Chin, just a comment on food as metaphor. It's not only an aesthetic device. Ayan. Okay na. Yeah, okay. It's you. Okay. Go. Okay na po ba? Okay. Yeah. Po na. Okay. Oh God.
Nawala ulit. Kaya nag-work yung narrative kasi... Sorry, nawala po ba? Hindi, okay na. Hello? Ay, okay na po. Okay ka na. Oh, wow. Pretty insight niya actually. Yeah. Sige, basahin mo lang kaya muna, Kuya Brian. Okay. It doesn't just appeal to the senses and render things more beautifully. It also directly reflects the conflict of the story, which is desire or hunger. Not just physical hunger, but hunger of the soul. Sige. Every character in the story is lacking something and consequently desires or looks for something. That's a very good insight. Huh? Yeah. Hunger. Different levels of hunger. Yeah. That's good to know. Huh? That's good insight, Chin. Thank you, Chin. Okay. Sige, teka, having trouble reconnecting. Ah, okay, Catherine. Sige, Chin. Meron pa na huling mga bago tayo tumakbo sa ating snack boxes sa bahay. Gahanap tuloy ako ng ano tawag doon yung sinapot? Ano sa Tagalog yun? Meron pa. Liza. Okay. Baka ako yung naghang. Ang ganda ng background mo, Liza. Nasaan ka ngayon? Sa bahay po ako ni Sir Bobby Balingit, yung sa The Woods. Nakikisala ako sa kanya rito kasi, opo. Nakikisala po ako rito dahil medyo, yung paintings niya po yung mga nasa likod. See, okay. Kasi Kuya Bodjie, hindi ko pa natatapos yung ano, yung libro, kaya medyo nanahimik ako. Yung mga unang chapter pa lang, kaya, pero okay lang naman po na medyo may mga spoiler. Yun po. Sige. Kung magkita-kita, maraming salamat. Ako rin ay maraming natutunan sa hapong ito. Katulad, sino ba yung sabi kanina na si Mark, no, sabi niya he found a treasure in this book. Parang isang libro na, kasi minsan sanay ako magbasa na parang thriller yung binabasa ko, no, bilis ko magbasa. But then, sa pagkakasulat niya, kailangan siyang namnamin. Marami kang mapipigang mga insights at mga tsaka ano eh, hindi lang isipan mo ang busog, pati yung senses mo, no? It's full of imagery, sensual imagery na nararamdaman mo sa katawan mo, sa panlasa mo, yung kinukuwento niya, no, sa pamamagitan ng paglalarawan lamang na sa pamamagitan ng salita ng mga pagkain. At yun nga ang magic doon, nakukonekta mo yung pagkain at yung metaphors sa buhay mo, no, sa buhay ng napakaraming taong kilala mo. Mas nauunawaan mo. So, para nga siyang tula, para sa akin para siyang mahabang tula. So, maraming salamat sa pagsali nyo ngayong hapon, magkita-kita tayo, tapusin natin yung libro. Sana meron kaming sorpresa para sa inyo. Hindi pa namin alam. Sana matuloy, sir. Basta. We're going to work hard, guys. No? Basta hindi namin sasabihin. Basta. Yan, sige. Meron pa, may mga huling, teka, merong, thank you po sa session na to. I'll surely read the book po, especially I discovered the life in Bicol is also reflected in the book. I get so much of your insights. Okay, maraming salamat po. Kita-kita tayo next week. Alam guys. Alam ang group picture. Ay, group picture muna. Group picture. Picture ko na kayo kanina. Di nyo alam. Ganun ba? Baka nakapikit ako. Oh, sige. Isa pa. Isa pa guys. Okay, magpakita kayo, B. Ask to turn your videos on, please, for guys, group picture. Guys, Video tayo. Oh, kita kids. Dali na. Come on. Picture tayo. Oh, first hindi wacky, serious muna, serious with your books, guys. Meron with your books. Now book
Ito may mga bookmark ko para kung tanga. Oh, hello, doggy! Asan yung doggy? Hey, guys! Ay, ang cute ni doggy. Ano pangalan ni doggy? Ano name ng doggy mo, Monique? Okay, turn on cam, chin. Alright. Smile, Brian. Thank you. Ay, si Sir Lyndon, di naka-smile. Last. Sabay. 3, 2, 1, smile. Oh, wacky naman, wacky. Parang photographer sa wedding. Anyway, sige. Okay, game. Maraming salamat. Bye, Mayor. Next week. Si no? Mayor. Konting tumbling, guys. Meron kami surpresa. We're working on it. We'll do our best. No? Yun lang. Yun na lang. Bye-bye. Bye-bye. Hello po, question po. Can we post about this on our social media pages or not? Yes, because Data Privacy Act, I'm so scared about that. Thank you. It's in the safe space, pero yung nga lang, yeah. If you guys are okay with it, no? Yeah. Okay, thank you. Thank you po. Thank you ng marami. Thank you. Maraming salamat, guys. Happy weekend. Happy weekend. Thank you po. Thank you po. See you next week. Dito tayo, Brian. Oo, sir. Kailan natin ito makalabi. Kailan lang tayo. Kailan. Hello po. Okay. Sino nga? Teka, alam mo isang... Meron pa tayong mga friends, no? Okay lang.